Magandang umaga! Good morning! Laba tayo guys! Marami akong labahin, no? Laba tayo, ha? Ito nga pala guys, ang container ng ano, sabon at saka fabric conditioner or fabric softener sa Lazada. Bibili sana ako dun sa States. Ay, ang mahal! Tinignan ko sa Lazada, mura. Kaya dito na ako bumili. Ganun ginagawa namin. Kung saan ang mura, doon kami bibili. Allergic kami sa mahal. Ito na. Laban na tayo. Ay, nagpasan ko na. Ayun. Kalderong to, binili lang namin dito dahil kasi that time, ang shipment namin hindi pa dumadating. As of right now, isang shipment pa lang ang dumating actually. This week dadating yung second shipment. But anyway, binili lang namin to sa hypermarket, sa SM. Pinakamura, hinanap ko para lang na non-stick. Para lang may malutuan kami. Dito kami nagpiprito ng itlog. Ginawa, isang kaldero lang, lahat dyan na namin niluto. Prito, sabaw. Tatlo, kahit ano. Mas maganda nga magprito sa malalim dahil kasi hindi tumatalsik. Ang talsik niya dyan lang din kaysa yung shallow na pan, yung frying pan. Ay, malaking tulong ito. Hanggang dumating, may ilang kaldero na dumating last week. So, ayun. Meron lang tayong kaldero. Dasal namin na lahat ng shipment ay dadating ng intact. So far, okay naman yung first shipment. Intact na intact. Walang problema. May nabasag lang na parang lalagyan ng salsa. Maliit. Na ang tanda-tanda na nun. Pwede ko lang hindi dinala yun. Eh, kaya lang alam pag nagbabalot ka. Lahat na lang parang may sentimental value. Ayaw mong iwan. Kaya ako dinala. But actually, it was so old. And hindi naman siya yung mamahalin, ano lang siya, kaya madali siyang nabasag. So yun lang, nabasag. Wala na. Lahat sila intact. Thank you, Lord. Si Louie Boy, guys, aalis. Ako lang nandito. Susunduin siya ng mga pamangkin niya. Pupunta sila ng Raon, may bibilhin daw siyang speaker. Dahil yung mga speaker niya sa States, may nagbibenta na namin yun. Kasi hindi mo naman ma-ship masyadong malaki, magastos. So, ipang-ship mo, yun, pambili na lang yan ng speaker. Sa mga nagtataka, sinasabi namin na simple living, bakit daw mahal ang ganito, mahal ang binili namin ganyan, bakit mamahal yung mga gamit. Guys,
Naiintindihan ko, kahit ako siguro magko-comment din ako, ano, simple living ba yan? Hindi naman yan simple living. Namili kayo ng mga mamahaling gamit, magagandang gamit. Ganito yun, guys. Diba, retired na nga kami. Mag-chismisan muna tayo, guys. Dito tayo. Habang naglalaba tayo. Mag-chismisan muna tayo. So, ganito yan. Diba, nag-retire na nga kami. Si Louis Boy, matagal nang retired. 12 years ago na. Or, hold on. 13 years ago. He was 62 when he retired. Oh, 11 pala. 62 when he retired. Or 12. Dahil 74 na siya ngayon eh. Ako, kare-retire ko lang. At the age of 55. So ngayon, pareho na kaming retired. We are on a fixed income ang tawag nila. Kasi wala kang overtime, wala kang extra hours. Tapos ako pa, nilamsam ko pa yung ano ko, retirement ko. Para makapatayo kami ng bahay. Wala na kaming mortgage. Wala na kaming kung ano pang mang babayaran. So, pati sa kotse. So, lahat, nung dumating kami, para kaming nanalo ng loto dito sa Pilipinas, kung titingnan mo, dahil kasi, ala, bili dito, bili doon. Pero actually, binili namin yun lahat cash, kasi wala na kaming perang dadating. Para naman komportable ang buhay namin dito sa Pilipinas, at saka yun na, hindi ka na kagaya ng TV at refrigerator. Hopefully, you know, it will last a long time with God's blessing. Kasi wala lang kami pambili. So, para kaming mga one-day millionaire, nung dumating kami dito nung March, which is last month lang, binili namin lahat, bagong bahay, bagong sasakyan, TV, ref, lahat, washing machine. Pero, hindi dahil hindi simple ang buhay namin. Simple lang ay kasi kung may pambili kami, walang problema. Next couple years, bibili ka naman. Pero kami, wala na kami. That's it. Ang pera namin, pinambili na namin lahat ng kailangan namin. Tapos yung pang-araw-araw na lang, yung tinatanggap ni Louis Boy sa ka-retirement naman niya, yun na lang ang pang-araw-araw namin. Pagkain, bills, kuryente, internet, gasol, gas sa sasakyan. So simple ang buhay na namin dahil kasi yun na lang pinapaikot na lang namin ang aming pera sa buwan-buwan niyang natatanggap. It looks comfortable and it is kasi meron na kaming lahat. Pero hindi yun na, ay parang mayaman naman sila kasi may nag-comment na you are rich. We are not rich. 45 years niyang tinrabaho. 45 years sa Amerika. Ako almost 30 years. Ilang buwan na lang 30 years sa Amerika. So kung ano yung meron kami, ay pinaghirapan namin yun. At saka, yes, material na bagay, pero necessity din. So, yun lang, nandun na. Sa araw-araw ngayon, simple na buhay talaga kami. Dalawa lang kami. Maraming nagtatanong, may maid ba kayo? Wala kaming maid. Ako ang maid, siya ang boy. Meron ba kayong driver? Wala kami. Very affordable in a way kung ang pera mo ay dollars. Affordable ang mga yon dito sa Pilipinas na meron kang mga angels sa bahay nyo. Pero kami, hindi namin yun afford na. Kahit gustuhin pa namin. At number one, hindi kami sanay na may maid or boy or driver. Kasi nga, tumagal kami sa Amerika, walang ganun. Unless na talagang milyonaryo ka. Kami wala. So, nasanay kaming kami lang. Ngayon, at the same time, hindi talaga namin ma-afford. Kahit na isang katulong lang, or kasambahay, angel, kung anong mang tawag mo, hindi namin afford. Because ang pera namin natira is just for our everyday necessities. Food and mga bills ng kuryente. Yun lang, wala na. So, simple ang buhay namin. Siguro para sa ibang tao or sa nag-comment, hi, thank you for your comment pala at saka thank you sa panonood. I don't take it in a negative way. Actually, naiintindihan namin at kahit ako siguro magtatanong din ng ganon kung ako yung nanonood sa vlog namin. So, baka kasi may simple life na simple. Meron kang material na bagay pero simple pa rin ang pamumuhay mo. Simple doesn't mean poverty. Hindi ganun. Poverty
yun, we have to acknowledge that it is real. Yes, hindi poverty, pero this is simple life for us. Makikita mo lang na magagandang gamit, pero sa araw-araw yung ano namin, kinakain, ang pamumuhay namin, that's it, wala na. Hopefully, yung mga gamit na to, pati ang sasakyan, will last a long, long time. Kasi wala na kaming pambili after that. Ito na yun. So, thank you for your comment, and thank you for watching us, guys. So, mamaya, alis na si Louie Boy. I will be here. Manonood na lang ako ng Netflix. Pero actually, marami akong i-edit. So, mag-i-edit muna ako. Tapos manood ako ng Netflix habang naglalaba. Kasi maghapon siguro yan silang wala. Kasi ang traffic, pabalik pa. Tsaka sabi ko, kumain na kayo doon. Inaabutan na kayo doon ng tanghali. Doon na kayo kumain. Para hindi na ako maghahanda dito. Ako, kakainin ko yung tira-tira na lang. Meron pa ako dyan kung ano-ano. At saka meron din akong ano dyan, yung dilis na, yung boneless na dilis, na nakabuka. Ay, nako, pwede kong iyan. Tapos may gulay pa kaming natira kahapon. Ah, pwede na yun. O sige guys, sorry, napakadaldal ko. Mamaya ulit, ha? At saka ito pa pala guys, nakalimutan kong sabihin. Kaupo lang ako dito, nag-ante ako makaalis na, makarating yung mga pamangkin niya para makaalis na sila. Anyway, ito pa pala, maraming nag-iisip at nagtatanong din kung ang bahay pa naming pinatayo ay dahil sa YouTube. Ay naku, ang sarap sana sabihin ganun, ano? House and lot from YouTube. Kaya lang hindi. Ang kinikita namin sa YouTube, nagsimula kami mga couple years ago, ang pinaka first niyang kinita sa YouTube is 1 cent. 1 cent. Isipin mo yun, 1 sentimo na dolyar, wala nga, hindi nga nakaabot ng 10 cents, 1 cent. Tapos yun, pa konti-konti, $3, $4 a month, $5. Ngayon, umaabot na siya ng $100. So, $100 a month. Malaking tulong na yun dito sa Pilipinas. Makakabili na kami yun ng bigas. Yung bali 55,000 pesos yun. Makakapunta ka na ng 5,500 pesos. 5,500 pesos. Malaki na rin ang may tutulong nun. Makakapunta ka na ng market o di kaya sa Pampang public market or sa hypermarket sa SM. O makakabili ka na nun ng bigas, ay ang laking tulong na yun, pansalamat na kami sa mga nanonood at sumusuporta. So, hindi ito galing sa YouTube. Ito nga ay galing sa aking retirement. Marami rin nag-iisip, para akong buang, para akong si Raulo, bakit ako nag-retire ng napakaaga, 55. Ang normal retirement sa States is 65, early retirement is 62. Pero ako early retirement talaga ako 55 dahil sa edad ko at saka sa number of years that I worked for the hospital, pumwede na ako mag-retire. Siyempre, the longer you stay sa isang company, the bigger money you will have. The more retirement money you will have. Pero ako, pinikit ko na lang ang mata ko. Dahil kasi, pag nag-retire ako ng regular retirement age, ano nang edad ni Louie Boy? Di ba malaki ang agwat ng edad namin? Ay hindi, paano na yon? Marami kang ang pera, baka hindi mo nakilala ang pera, baka hindi niya na ma-enjoy. Habang kami naglalakad pa, habang very strong siya, thank God for his age, he's very strong, he's very healthy. Mas healthy pa siya sa akin. I-enjoy na namin. Kaya nga tinatawag namin simple living, simple life. Kasi dito na kami sa Amerika, marami rin nagtatanong, bakit kayo sa Pilipinas? Nandito na ngayon kayo sa Amerika, ang mga taon. Gustong-gustong makapunta ng Amerika. Kayo, bakit kayo umuwi ng Pilipinas? There's the answer, guys. Because we cannot afford to live in America na fixed income na lang. At ako'y wala pang SS na tinatanggap dahil kasi ang SS, ang pinaka-earliest mo, yung Social Security. Aside from your retirement money, aside from your 401k, meron ka rin social security na matatanggap based yun sa mga ilang taong ka nagtrabaho sa Amerika. You don't get it until you're 62.
So, kung doon kami, ay yung retirement money ko ay mauubos lang ng mabilis. Dahil kasi, ang upkeep mo doon sa bahay mo, lahat in dollars, we will not be able to afford. Tapos nagawa lang naman namin ito na umuwi at iwan ang mga bata sa Amerika dahil they have their own life na there. Guys, dumating na yung ano, mga pamangkin ni Louis Boy, si Percy at saka si Philip. Pupunta nga sila ng Raon. Sorry, kanina ang chismis ko hindi ko na natapos, na wala na ako ng battery. Eto, may dala si Philip. Bango, sabi niya barbecue kasi ano siya, known siya for his teka, buksan natin. Na masarap ng barbecue. Eh, mahilig pa naman ako sa barbecue. Wow, talaga may ice pa, oh. Oh my gosh. Talaga nilagyan pa niya ng ice. Kahit na ano, hindi naman niya magsisira. Pero nilagyan pa niya. Thank you, Lep. Teka, basta na ano. Ako, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango. Buksan natin, guys, ha? Eto, guys. Ang bango-bango siya lang gumagawa nito. Sarap. Eh, mahilig ako sa chicken barbecue talaga. Oh my gosh, itsura pa lang. Masarap na. Ay, ang bango. Ang daming bawang. Oo, sarap. Naglalaway ako. Ay, nako. Ang sarap, Lep. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Lagay ko lang muna to sa ano. Thank you. May blessing tayo. Maraming salamat. Guys, nandito na si Louis Boy. Noong oras na. Hapon na. Dinala nila ako ng Mang Inasal. My favorite. Tapos yung barbecue na ano, marinated na barbecue ni Philip. Andyan, oh. Inawa ko sila ng mango juice. Ubaw yan sila for sure. Laki naman yan, mas malaki pa sa bahay natin. Ano ba yan? Inom kayo juice, nauhaw yata kaya. Yan, babalik ko yan sa kotse. Ano yan ka? Laki-laki naman yan. Speaker. Thank God, you're all safe. Amen. Amen. Okay. Eto na, friends. Nandito na sa bahay. Nandito na kami. Yung pinamili namin kanina sa ano, sa Quiapo. Ayun, ito yung dalawang speaker na ano siya, na 1268 BF 1268. Yan ang model number. Mm-hmm. Okay. Tapos ito naman yung amplifier 500 502 C BAB 502 CB Sakura. Tapos ito naman yung mixer. May mixer pa? Ayan. Kailang ba yan? Oo, ayan. Kailangan. Ayan. Para naman ito magpabaili. ang speaker natin ano 700 watts each, dalawa yan each 700 watts ang ano natin, ang amplifier natin. So dalawang speaker ito. Oo. Ito amplifier. Ito mixer. Yan. Tapos may nakita akong ang ating ano, ang ating amplifier 580 watts. Ito ayan, ito meron si Pipa. Ayan. 580 watts. Ayan. Tapos ito ang ano, ang mic. Ayan. Tingnan mo, ah, mukhang gold-gold. Ayan, ganda. Maganda yan. Tapos itong cord. Hindi, pati cord dyan, may kulay-kulay pa. Ayan. Okay na yan. Maganda na ano natin yan, sound natin. Maganda na setup natin yan. Dito sa... Kailan mo yan bubuuin? Bukas.
Tapos meron na rin akong speaker wire. Ayan. Tapos meron din ako. Oh, ano haba nito lang ka? Yeah, para sa dalawang ano speaker. Okay, dalawang two ano to, two, isang isa nito 2 meter. 2 meters 'yan dalawa. Isa, 'yan. Oh, dalawa, isa. Dalawa siya. Eh dalawa 'yan. Bali okay, dalawa. Isa. Hindi bali kalahati. Oh, I see. Kalahati ito. I see. Bali 'yan, kalahati ito 2 meters. Okay, okay. So, ang kailangan mo nandiyan na. Oo. Tapos nag-ipon siya diyan, guys, ha. Ayan na naman kayo magko-comment na naman kayo na. Hindi simple living. Nag-ano siya, guys, nagbenta siya ng mga luma niyang gamit, lumang mga ganito doon sa California. Binenta ko yung siya, mga luma niyang speaker. Binenta ko yung mga luma ko, yung ginagamit ko doon. AV receiver. Na receiver ko doon, yung amplifier. Yung speaker ko rin, binenta ko ron para at least meron akong pambili dito. Oh, ayun. Ganun. Okay, tapos, guys. Ito yung audio converter. Yung from amplifier, optic, tapos itong optic going to TV para sa audio. Okay. Ganun. Okay? Okay, guys. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Thank you, Lord, at we got home safe. Thank you, Lord. Lord, please bless the young people that brought Langga home. Ang mga pamangkin niya, si Percy at saka si Philip at saka si Jawi. Si Jawi. Please bless them. Si Jawi ba taga ron din sa kanila? Malapit lang sa kanila. Okay, God bless them na they will be home safe. Thank you, Jesus. Amen. And thank you for all, everything. Amen. Bye-bye. Yeah. Ito na, kami ay dinalhan mo ako ganang akala ko Jollibee. Mas mabuti, mang inasal. Nasaan yung mang inasal? Ayan, pinainom po sila ng ano, ng juice. Ayaw naman nilang kumain. Mga biskuit. Okay, guys. May tuwalya dito. Sorry, pangitingnan. Kaya lang, ilalagyan niya para pag nagpawis dito. Mainit dito sa Pilipinas. At least may tuwalya. Okay. Bye-bye. Love you all. Bye-bye, ga. Bye. Bye-bye. Till my next video. Bukas naman kung ano magiging buhay namin bukas. Pero for sure, alas 5 na madaling araw, gigising kami. Lalakad na naman tayo. Maglalakad kami. Okay, guys. Ano? Bye-bye. Okay. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. I love you all. Bye-bye.